Welcome to my mini vlog. Today, samahan niyo akong mag-spend ng aking Saturday evening dito sa Abu Dhabi. Tara, let's go! So this evening, punta tayo sa church for the anticipated mass. Mula nung nag-summer, talagang Saturday tayo ng evening sumisimba para maiwasan yung super init sa tanghali tuwing Sunday. So, tara! Samahan niyo ako. So, nag-book tayo ng Karim para servicean tayo from my house papunta sa cathedral dito sa Abu Dhabi. So, it will take around 10 minutes bago tayo makarating sa cathedral. St. Joseph's Cathedral can be found in a religious complex in the central neighborhood of Abu Dhabi. So dito malayang nagko-coexist ang iba't ibang religious institutions, kabilang na ang isang mosque na kilala ngayon bilang Mary, the Mother of Jesus Mosque. At mga ka-E-Zone, andito na nga tayo sa St. Joseph's Cathedral dito sa Abu Dhabi. Ang St. Joseph's Cathedral ang nagsisilbing seat of the Apostolic Vicariate of Southern Arabia. So ang Apostolic Vicariate ng Southern Arabia, ang Apostolic See ng Roman Catholic Church na in charge sa mga bansang Oman, Yemen at syempre ang United Arab Emirates. Wow! Mula sa aking likod ay makikita natin ang Mary Mother of Jesus Mosque at syempre sa loob ng compound ng simbahan, we can see St. Joseph's Cathedral at syempre ang St. Therese Church. At sa loob nito, makikita rin natin ang compound ng St. Joseph's School. So ang cathedral comes from the Greek word cathedra, which means seat. Kaya ang cathedral ay considered as seat of the bishop. So medyo na paagad tayo nadating kaya wala pang masyadong tao sa church. Dumating tayo ng around 5:30 PM pero yung mass ay 6:30 PM pa. Very special ang mass natin today kasi ang last Sunday of September is dedicated as the World Day of Migrants and Refugees. Medyo madilim na nung matapos yung mass. In my future videos, i-feature natin yung history ng St. Joseph's Cathedral. So the night is still young, kaya idiretso natin ang ating adventure. Punta tayo ngayon ng downtown para i-pamper naman natin ang ating sarili. Andito tayo ngayon sa Mr. Guapito para magpagwapo. It's 9:30 PM na and medyo gutom na talaga tayo. So hanap tayo ng food na something familiar sa atin.
Wow! At ayan na nga, umorder tayo ng isang sumptuous dinner. Tuwing kakain ako dito, palagi na lang may nakatingin sa akin. So siguro feeling nila ang hirap kumain na mag-isa. Ang hindi nila alam, sanay na akong mag-isa. Ang araw, ang pinakamahirap mahalin na tao sa mundo ay ang mga taong nakasanayan na nilang maging mag-isa at mag-rely lamang sa sarili nila. And medyo malalim na ang gabi, kaya it's time to go home. And that's it muna mga ka-E-Zone. See you next time!